Magandang gabi po muli sa ating mga taga-subaybay. So, sa mga chefs, manager, supervisor, at saka sa mga in charge ng restaurant or sa mga operator ng restaurant. So, ang i-discuss po natin ngayon o ano po ang i-share natin ngayon is bakit kailangan nating sundin ang opening hours at ang closing hours natin. Madalas po sa mga restaurant na pinanggalingan ko rin, pag nakita nila na hindi busy sa gabi, gusto nila magsara ng maaga, ano? Gusto nila magsara ng maaga kasi sabi nila, oh, makakatipid tayo. Tipid na lang tayo sa kuryente, magsara tayo ng maaga, patayin ang ilaw para makatipid, yung mga ganung bagay. So, ano po ba ang side effect kapag side effect, eh, no? Parang sakit o gamot. Ano po ba yung epekto ng pangit na epekto ng ano ng pagsasara ng maaga dahil wala tayong customer. Ang nangyayari po is kapag ang isang customer ay alam nila ang sarado niya is 12 midnight. So since walang customer sa oras na 'yon o sa araw na 'yon is magsasara kayo ng maaga kasi sabi nga ng operator o ng manager, sir, wala namang customer kaysa nag-aksaya kami ng kuryente, ng ilaw, etc. Kung ano-ano pong naaksaya na sinasabi natin. O kaya naman, sir, late na lang tayo magbukas kasi wala naman dumarating ng tao sa ganung oras. Dahil sabi nga, nag-aaksaya tayo ng kuryente ng ilaw, sa mga ganun. So marami namang ano, paraan para makatipid pero hindi po sa ganung paraan. Okay? Ano po ang hindi magandang epekto niyan? Nagkakaroon ng fear o nagkakaroon ng takot yung mga customer na gustong kumain ng late midnight, alas 12. Uy, punta tayo sa ganitong restaurant. Ay, nako, baka sarado na yun kasi nagsasara minsan ng maaga yun eh. So, nagkakaroon po ng ano, nagkakaroon ng fear yung mga customer na pumunta sa'yo. Kaya yung ganong oras, nangyayari, hindi na lang sila pupunta sa'yo hanggang sa tuloy-tuloy yung ginagawa yung ganong ng proseso. So, ang gagawin ng ibang customer, hindi na lang sila pupunta ng late. Kahit na alam nila 12 ang sarado nyo, baka isipin ka agad nila na uy, huwag na tayong pumunta doon kasi baka sarado na yun dahil alam nila na nagsasara nga kayo ng maaga. Possible na nagsasara kayo ng maaga. So, ano naman din sa umaga, ganun din. Instead na kumain sila sa inyo ng maaga, ngayon din, magkakaroon din sila ng alalangan na pumunta sa restaurant nyo na baka sarado pa kayo kasi minsan late kayo magbukas dahil nga sa iniisip ng operator na makatipid. Pero in the long run, mas sinisira po natin yung ano, yung tiwala ng customer o nagkakaroon sila ng takot na hindi na pumunta sa inyo hanggang hindi na sila pumunta. At saka isa rin pong i-discuss ko po sa inyo yung mga isa yung dahil nasa time tayo, yung ano yung for example, breakfast. Okay? Meron tayong offer ng breakfast from 8 a.m. ang tawag dito is a breakfast offer o kaya limited offer. Mayroon tayong breakfast na alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. Pagkatapos, pagdating ng ganung oras, wala nang umorder ng breakfast. So, tinatanggal nyo na minsan. Tapos ngayon, pag pumunta si customer, mayroon pa kayong ano, offer pa kayong breakfast. Ay, ano, tinanggal na po ma'am kasi wala na po kasi umorder kanina. Mga ganung oras. O kaya naman, ini-extend nyo yung oras ng breakfast. Okay, instead na nagbibigay kayo ng breakfast ng 8 to 12, so, pag may pumunta pa ng alauna, pwede po mag-breakfast. Oh, sige po, okay lang. So, nagkakaroon sila ng isip na pwede na silang umorder anytime ng breakfast yung offer. Kaya nga sinasabi na, bigyan natin sila ng limit para magkaroon din sila ng fear na, uy, sige na, parang tayo na. Tayo, minsan ako, naranasan ko yan sa Jollibee ata yun eh. Or McDonald's. Jollibee ata na. Meron silang breakfast. Ngayon, alam ko na hanggang alas 12 lang yung breakfast. Nagmamadali ako minsan. O, bilisan mo. Hindi na tayo abot sa breakfast promo nila. So, nagkakaroon ako ng fear. Nagkakaroon yung customer ng fear. Yung takot na baka hindi sila umabot sa promo. Kaya minsan, yung promo natin, kung hanggang anong oras, strictly natin yung oras na dapat alas 12 tapos na siya. Para yung customer na gustong kumain ng breakfast, magkakaroon sila ng pera, maghahabol sila. Eh, since ganun naman ang oras ng mahina ang bentahan natin, gusto natin lumakas, tapos ini-extend natin oras, so useless din.
Bigyan natin sila ng ano na, oh, hanggang alas 12 lang. So, may ipapasok sa mind nila na yung offer na ganito is hanggang alas 12 lang. Kaya magmamadali silang kumain. Dahil yun nga yung breakfast na mahina ang bentahan nyo eh. Tama? Yung mga dalawang bagay na napakalaking tulong sa restaurant para mas lumakas yung mga parang tinatawag na happy hour. Eh, pag happy hour nga eh, pag sinabi ng happy hour, from 5 to 7 ng gabi. Diba, minsan sa mga bar, 5 to 7 o 5 to 8 ng gabi, pag alas 8 na dumating kayo dun, hindi kayo na talaga pagbibigyan. So, yun po yung epekto. Kaya dapat maging strict tayo sa time, sa mga promo hours natin, o sa mga happy hour natin, o sa mga limited time offer natin. Ngayon, meron naman nagsasuggest, uy, malakas yung breakfast natin ah. Kasi from 8 to 12, malakas. Bakit hindi natin gawing whole day breakfast? Okay? Ito po yung isa lang sa suggestion ko. Ano, kayo, nasa sa inyo naman po yan kung ito i-accept nyo yung suggestion ko. Huwag po natin gawing whole day breakfast yung naging malakas yung breakfast natin. Alam mo kung bakit? Kasi kaya nga sila naghabol ng ganong oras. Dahil alam nila na hanggang 12 lang yun. Pero kung ginawa mo siyang whole day breakfast, so, hindi na sila maghahabol o hindi na sila manggigigil pumunta dun sa oras na yon dahil alam nila, whole day breakfast mo. Sige, kahit na mayan na tayong gabi kumain o kahit malate na tayong pumunta dun. Ganun po. So, tayo po mismo ang mga restaurant operator o mga restaurant manager, supervisor, ang nagtuturo sa customer natin kung minsan sila is nagiging relax na pumunta o hindi na pumunta, mamaya na lang, bukas na lang, wag nang pumunta dahil close na tayo o extended naman yung offer nila. So ganun po, sana po meron ako na i-share sa araw na to about dun sa dalawang bagay na yon. Mag-strict tayo sa opening and closing at saka sa mga limited time offer natin. So yung dalawang po yun, napakalaking tulong po niya sa restaurant. Hindi po yan basta lang dinidesisyonan na ngayon, bukas, gawin natin yan. So, yun lang po mga kaibigan natin, mga chef, manager, supervisor. So, I hope nakatulong po. Okay? So, salamat sa inyong pagsuporta. Tumataas na po yung sa mga nagpa-follow sa atin. Share nyo lang po yung mga videos natin para mas marami po na matulungan ng mga restaurant, especially ngayong panahon ng pandemic. Okay, ngayong panahon ng maraming restaurant na mahihina. So, ganun po. Tiwala lang po lagi tayo sa taas. Maraming salamat po. Ito po si Chef Francis. Bye-bye!